Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ah, kampihan kayo? Sige lang, may malaman lang talaga akong baong sa'yo, Giselle. Welcome back muli dito sa aking munting channel, mga kaabot kamay na pangarap. Narito na nga ang ating pagkaabangan bukas. Nagdungo nga itong si Lynette dito nga sa FX dahil ipinatawag daw siya dito ni Giselle upang pasalamatan sa ibinigay niyang bulaklak at dito nga sa cake. At dito naman na sinabi ni Moira na kung bakit narito na naman daw ang dating kabit ni Dr. Tanhyag. At sumagot itong si Lynette dito kay Moira na hindi daw si Moira ang ipinunta dito ni Lynette. At maya-maya naman ay dumating na itong si Giselle at ipinagtanggol itong si Lynette dito nga kay Moira na siya nga ang nag-invite dito kay Lynette upang pasalamatan nga dito sa ibinigay na bulaklak at cake. At dito naman nainis itong si Moira at sinabi sa kanyang sarili na nagkampihan na nga itong si Moira, si Giselle at itong si Lynette. At wag lang daw malaman-laman ni Moira ang sikreto na itinatago dito ni Giselle dahil nakakatiyak ito na may kalalag yan daw itong si Giselle dito nga sa Apex. Samantala, binigyan naman ni Zoe ng wine itong si Giselle. Subalit ay tinanggap niya nung una. Pero nung sinabi ni Zoe na mag-ingat-ingat daw dito kay Annalyn, parang nagbago ang lahat dahil napatunayan na nga ngayon ni Giselle na mas better nga itong si Dr. Tanhyag, si Annalyn, kaysa dito kay Zoe. Kaya hindi daw siya naniniwala na hindi ikinulong ni Zoe itong si Annalyn doon naman sa storage room. Dito din nasupalpal itong si Zoe sa mga sinasabi nga dito ni Giselle. At ibinalik niya itong wine, mas kailangan daw nila ito ng kanyang mami na si Moira at napahiya nga ng husto itong si Zoe. Samantala, tumawag naman itong si Jaira dito man kay Annalyn upang humingi ng tulong para makuha nga itong kanyang anak at magpagamot dito ng psychiatrist. Subalit na problema naman itong si Annalyn kung papaano niya ito sasabihin dito sa kanyang ninang Diyosa dahil umaasa nga itong si Diyosa na mapasa kanya daw itong si Bobot na nakita niya nga dito sa Apex ng hospital itong bata. Kaya sa sobrang excited ni Diyosa ay namili na nga ito ng mga gamit dito nga sa bata dahil nakakatiyak nga ito na mapasa kanya nga itong bata. Subalit nang nagtungo nga ito sa Apex ay dito naman nagtagpo itong dalawang ina na ito nga si Jaira at itong si Diyosa at sinabi niya nga dito na dadalawin nga itong kanyang anak upang makuha na nga niya ito. At dito naman nagtanong itong si Diyosa dito sa kay Jaira na kung anong pangalan ng kanyang anak at sinabi niya nga Bobot. Kinagulat nga ito ni Diyosa nang marinig dahil pareho ang kapangalan na aampunin ni Diyosa itong ang anak na si Bobot. At dito naman naabutan ni Annalyn at ipinaliwanag din ni Annalyn dito sa kanyang Tito Carmel na nakilala na nga daw niya itong ina na nag-iwan ng sanggol dito sa Apex. At kinagulat din ito ni Carmel dahil ay talagang masasaktan nga naman itong si Diyosa kapag nalaman niya na hindi niya magagawang ampunin itong bata dahil nagbalik nga itong ina ng bata na si Jaira. Samantala, nakiusap naman itong si Giselle dito kay Annalyn sa kanyang sekreto na wala daw dapat magkakaalam dahil matagal na palang nawala itong anak ni Giselle na nang hinayang siya at nagsisisi sa kanyang ginawa na hindi daw basta-basta na ganun na lamang na ipamigay ang bata dahil nakonsensya nga itong si Giselle sa kanyang ginawa. At dahil dito, gumaan naman ang pakiramdam ni Giselle nang maibahagi niya dito kay Annalyn Santos ang kanyang ikinimkim na sekreto at sana daw ay walang makakaalam. Kaya yan po ang ating pakatutukan kung malalaman nga ba ni Moira ang mga inilihim ni Giselle dito nga kay Annalyn Santos. Yan lang po ang aking karagdagang latest update. Marami pong salamat.